Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pannabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginagawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man na hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang maging pasani ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Nawa'y sumain niyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko.
Ganito ako sumulat. Naway sumain niyo lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Ang sinumang kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin ang makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagaya ka ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus sa Sareno. Patuloy sa mga pagbasa natin, lalo na sa Ebanghelyo, ang pagpapaalala ng Panginoon laban sa pagiging mapag-imbabaw. Kung meron mang
ayaw na ayaw ang Panginoon. Kung meron mang taliwas sa pagsunod ng kanyang landas, ito ay ang pagpapaimbabaw. Sa ating tunay na deboto, sa Quiapo po, meron po tayong tinatawag na tunay na deboto series na pinapaalala natin sa mga kadeboto. Ano nga ba ang tunay na deboto? At sinisimula natin ito ng kawikaan ni Jesus sa Sareno. Halimbawa, ang sinabi ni Jesus sa Sareno, hindi mo mapaglilingkuran ang dalawang amo. Sa isa ka lang tunay na susunod. At ang kasunod nga, ang tunay na deboto, hindi pinagsasabay ang masama at mabuti sa buhay. Aminin natin, tayong lahat dumarating ang puntong nagkakasabay ang masama at mabuti sa ating buhay. Dahil na rin sapagkat tayong lahat ay may kahinaan. Siguro nga katulad ngayon, tayo'y nagsisimba, pero aminin natin, mamaya, paglabas natin, o baka nga hindi pa tayo lumalabas sa simbahan, meron tayong kahinaang magaganap. Magagalit ka, magsisinungaling ka, mapapaaway ka. Pero ang pagkakaiba daw po ay ang mapag-imbabaw, sadya niyang pinagsasabay ang mabuti at masama. Sana po, kung dumarating man ang panahon na nagkakasabay sa ating buhay, ang mabuti at masama, ang kahinaan ay nagaganap dahil nagkamali tayo. Pero nagsusumikap tayong magpakabuti. Iba po yun sa isang taong nagkukunwaring mabuti habang pinagsasabay ang kanyang kahinaan. Kaya nga't ang magandang tanong, yung pagpapakabuti po ba natin ay likas o palabas lamang? Yung pagpapakabuti ba natin ay ginagawa natin bunga ng ating pagsusumikap na sumunod kay Jesus sa Sareno? O may ibang kadahilanan kaya tayo nagmumukhang mabuti? At yung ating kahinaan, nandun din po ba yung pagsusumikap natin labanan ang kahinaang ito? O sadya na nating isinasabay lang ang kahinaan sa kasamaan? Halimbawa, gaya ng sabi ko kanina, opo, nagsisimba, nagdarasal tayo ngayon, mamaya, bibigay tayo sa tukso, mapapaaway ka, magagalit ka, pero pinagsusumikapan mo bang labanan yung galit na yon? O natural na lang talaga yung magalit ka din doon paglabas mo? Natural na lang sa iyo yung magmura ka doon at wala nang bahid ng pagkabahala na ibang-iba yung nangyayari sa labas sa ginagawa mo dito sa loob. Yun yung magpapaiba sa ibang, sa mapag-imbabaw sa isang taong nagsusumikap pero may kahinaan pa din. Dahil lahat naman po tayo may kahinaan. Lahat tayo, para bang nagsasabay ang mabuti at masama. Pero ang tanong, nababahala ba tayo sa kahinaan sa ating buhay? Nababahala ba tayo na nananaig minsan ng masama? O para bagang tinatanggap na lang natin na pwede namang magsabay na lang yung masama at mabuti? Yun daw ang mapag-imbabaw. Yun yung mga nangyari sa mga Pariseo at mga eskriba. Kaya nilang magdasal sa templo at sa paglabas nila, kaya din nilang walang patumpik-tumpik pagplanuhan ng pagpatay kay Jesus sa Sareno. Kaya nila pag nasa templo,
gumagawa ng mabuti, pero paglabas, mabilis pa sa alas 4, siraan si Jesus sa sareno. Wala na yung pagsusumikap, labanan yung kahinaan. Tanggap na lang nila na dalawang uri ang kanilang pamumuhay. Yun daw po yung iwasan natin na ipagdasal natin huwag mangyari sa atin. Na para bagang natural na lang na napagsasabay ang masama at mabuti. Sana kung hindi man natin agad mawala lahat ng kahinaan, nandun pa rin yung pakikibaka, pagsusumikap, at kung tayo nagkakamali, pagkabahala at pagsisisi. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Agustin. Makulay ang buhay ni San Agustin. Kahapon nga po, kung natatandaan ninyo, pinagdiwang natin ng kapistahan ni Santa Monica, ang nanay ni San Agustin. Galong-galong luha ang lumabas kay Santa Monica. Pinagdarasal ang kanyang anak na palalo. At nagbunga naman dahil mula sa pagiging palalo, masamang tao, si San Agustin, nagbagong buhay. Pero alam nyo si San Agustin, kaya paborito siya ng marami sapagkat naiintindihan niya ang bawat isa sa atin. Alam niya, lahat tayo lumalaban sa ating kahinaan. Alam niya, hindi ganun kadaling maging mabuti. Alam niya, dumarating ang panahon, dadapa at dadapa pa rin tayo. Alam niya, darating ang oras, bibigay at bibigay tayo sa tukso. Kaya nga't para kay San Agustin, ang mahalaga, hindi sumuko. Huwag lang tanggapin na ganito talaga tayo, kahina eh. Kaya isabay na lang natin sa mabuti. Hindi. Hindi mapag-ibabaw si San Agustin. Bagamat may kahinaan, nandun sa kanya ang pagpapakumbaba at pagsusumikap. At higit sa lahat, nandun sa kanya ang pagkilala sa biyaya ng Diyos. Para kay San Agustin, hindi natin kaya sa ganang atin magbago. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas talunin ang masama. Ang kailangan natin, ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang tawag kay San Agustin, siya ang pantas ng biyaya. Sapagkat sa kanyang turo, napakahalaga ang biyaya ng Diyos. Gusto mong magbago, gusto mong talunin yung bisyong yan, gusto mong mawala na yung kasalanan na yan, ang kailangan higit sa lahat, ang biyaya ng Diyos. Hindi kaya lang ng willpower mo yan, hindi kaya ng isip mo lang yan, hindi kaya ng therapy lang yan, ang kailangan, biyaya ng Diyos. Kaya't sa misang ito, ipagdasal natin na huwag tayong susuko, manglimos ng biyaya ng Diyos gaya ng turo ni San Agustin. At huwag nawa sanang dumating ang punto, ang kabutihan ay ginagawa lang natin bilang palabas. At huwag nawa din na maging natural na lang sa atin pagsabayin ang masama at mabuti. Kung dumarating man ang panahon, bumibigay tayo sa kahinaan, nagagawa natin ng masama, kahit gumagawa tayo ng mabuti, dumating din sana ang panahon na mabahala tayo, magsisi tayo, at magsumikap tayo upang sa di kalaunan tunay na magwagi ang mabuti sa ating buhay. Upang katulad ni San Agustin, bagamat may kahinaan, nagtagumpay ang biyaya ng Diyos at pagsusumikap ng tao. Magsitayo po ang lahat.
Mahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging tapat sa ating mga kilos. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ating nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang pagpapagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumaos sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalulatian, manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, idikta sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo.
Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tabi kita, pagtuon ko sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot. Karunungan mong angkin, siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililim sa'yo sa'king gawa. Binabanggit iyon na itong batid sa'yo anumang isip ko'y dinit. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko maabot karunungan mong announcement. Sa August 29, Webes, bukas po, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang ating tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon ay pamumunuan ng ating rektor at cura paroko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang Siya sa pamamagitan din Niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang mapag-imbabaw, natural niyang pinagsasabayang mabuti at masama sa buhay. Ang tunay na deboto, nagsusumikap, nagsisisi, at nagbabagong buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin.